Okay, Mang Elian, ito na yung side-by-side comparison natin dito kaya Kiss to Elite 27.5 and kaya 29M na Kiss to Conquest. What's up, Mang Elian? So, kamusta naman kayo dyan? So, welcome sa channel lang Eli na si Sobit, ang channel kung saan lagi kang updated sa mga bike price and kung ano na pang kalakuan ng Eli na to, no? So, kaya meron tayong another comparison. Kung nabasa niyo yung title, magkakompare tayo ngayon ng dalawang Kisto. Ito si Kisto Elite and Kisto Conque. So, titignan natin kung sino yung mas malakas sa kanila, no? So, may mga na-compare na rin tayo yung ibang mga MTB, si Tosic Brandon and si paring Aerobic Wario 450 and si Mountain Peak Storm versus Mountain Peak Explorer 2000. So, kung di nyo napanood yun, silipin nyo lang sa channel ko. Nandun lang yun, no? Ngayong araw, isa Kisto naman ang kukumpara natin yung dalawang Kisto na yun. Tignan natin kung sinong magwawagi para sa inyo at titignan ko kung anong maging opinion ko doon. Hindi ako professional sa mga ganito. No? Yung lahat ng sasabihin ko dito, isa sarili kong opinion lang. May sarili tayong opinion. So comment down below after ng video na to kung sino pipiliin nyo, si Kisto Conquest or si Kisto Elite. So ano pang hinihintayin natin? Simulan natin to. Let's go! Woo! Okay, Mang Eli, bago tayo mag side-by-side comparison, kukunin muna natin yung specs nitong dalawa individually. So, itong uunahin natin is si Kisto. Si Kisto Conquest. Ito si Kisto Conquest is madami naghahanap sa akin ito ngayon. As in, madami. Mga tatlo. Mga tatlo. And hindi ko alam kung bakit madami naghahanap sa akin ito. Siguro naramdaman nila may parating ng bagong mga ganito. No? Si Kisto Conquest, sigla natin kung ano specs ito. Kisto Conquest is 29er. Kitang-kita niya naman sa kanyang head tube. May 29 na nakalagay. And ICR na rin to sa kanyang down tube. Ayan. And kabilaan yan, ICR yan. And meron din siya dito sa ilalim. Yung sa ilalim niyang kable, ito yung kanyang shifter. Dito sa likod. And yung frame nito is size 16. Ayan. Size 16 yan, alloy 6061. And may lagay ng ulam din dito. And that's ano naman niya, pagdating naman sa kanyang sa welding, ayan, may pagka-smooth yung welding niya. Ayan, kitang-kita niya naman dito. Ito yung glossy version. Ayan, smooth yung kanyang welding dito. Hindi masyadong halata yung connected. Yung connect dito. Ay nakalagay dito, smooth welding. Ayan, no? Literal na smooth welding. Medyo madilim lang kasi medyo malilim dito sa labas. And yung F din ginamit sa kanya, ito nga pala is alloy, may dala tayong ito, intergalactic magnet, ayan. Alloy yan. And yung F din niya is naka L2. 87 3x10 yan, so yan yung legit na L2. A7, so naka 10 speed yan. And yung ginamit naman sa kanya na crank is na naka square taper, MPE Pro Wheel. Tignan natin yung alloy. Okay, alloy, hindi dumidikit yung bakal natin. Ay, bakal tuloy. Yung magnet natin, no? And sa likod, meron dito nakalagay na 30 speed, 29. Ayan, and tingnan nyo naman. Naka L2A7 yung kanyang RD. Ayan, 10 speed. And maliit lang yung pulley niya dito. Sa baba. Sa kaset naman tayo, mga alien, yung kaset na ginamit sa kanya is 11, 30, 60. So, bilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, naka 10 speed to. Si Kisto Conquest 29F. And tignan naman natin yung kanyang is alloy. Yung kanyang rims. Alloy na rin. And yung gulong na ginamit is 29 yan. 29 by 2.12 or 2.125. To be specific, no? Parang lang, parang silver. Ayan, pasensya na medyo maingay, no? Medyo nasa labas tayo. Naka 7 speed. Dito naman tayo sa kanyang seat post. Ayan, yung seat post niya is alloy na rin. Hindi dumidikit yung ating magnet. And yung pedals niya, ito yung pedals niya is and alloy. Hindi rin dumidikit yung pedals na yung magnet natin sa pedals niya. And yung seat post naman, yung saddle naman niya is a Kisto na rin. Kisto yung ginamit and magandang malambot. Malambot siya. And syempre, bakal pa to. Ang maganda sa kanya, yung seat post niya, is hindi yung standard version na nalolost thread. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi yan yung standard version. Yung standard version, yung ganon. Yung nalolost thread ng ganon. Alam nyo na yun. Mga ilang beses ko na naipakita yung sa mga vlog ko, no? And ito naman. Okay.
Aalay yung kanyang seat clamp. Punta naman tayo sa kanyang harap. Yung harap nito, tignan natin yung port nito kung alloy o steel. Ang stanchion niya is bumitikit. And ito is malamang sa malamang bakal talaga to. Ayan. Bakal siya. And meron din siyang lockout, syempre. Meron siyang lockout and meron sa ditong preload. So manual lockout, may preload. Yung harap niya, tingnan natin. Tingnan natin kung bakal yung ano, yung hubs niya. Okay, yung hubs niya sa harap is alloy, hindi dumidikit yung ano natin, magnet. And meron siyang quick release sa unahan. And 160 standard millimeter rotors. Ayan. Sa likod, i-check natin muna yung hub sa likod kung alloy o bakal. Yung hub sa likod is... Oy, alloy. Alin yung bakal, yung hub sa likod. And meron din siyang quick release sa likod. Ayan. 160 millimeter yung kanyang rotors. And pareho silang may quick release sa unahan. And sa likuran. Hindi naman tayo sa kanyang harap. Ito. Yes, may pagkamalambot. No? Yung kanyang handle grip. And yung ginamit naman na stem sa kanya is alloy, kisto. Yung handlebar, check natin kung alloy. Okay, alloy na rin yung handlebar. Ayan. And kisto na rin. Yung ginamit na brake sa kanya, X-part and naka L2A7 yung shifter niyan, naka 10 speed yan. And tignan natin yung kanyang ano. Op, alloy. So naka-alloy yung kanyang brake lever. Brake lava. And ito naman yung ano niya, indicator is a 3x10. 3x10 speed. Si Kisto Conquest. Alloy na yan, alloy yung seat post, yung kanyang stem, yung handlebar. And naka 3x10 speed L2A7. Alloy din yung kanyang crank. Quick release sa unahan, sa likuran, 29 by 2.125 yung gulong. Alloy din yung hubs. And yung pedals. So magkano nga ba ito si Kisto Elite? Kisto Conquest pala. Magkano nga ba si Kisto Conquest? Ang version nito is, ayan, 14,900 pesos. Si Kisto Conquest, 29 na yan, and halos lahat sa kanya is alloy. Ito lang talagang nagpapangit sa kanya, ito yung kanyang port. Yan yung bakal na part sa kanya. Okay mga Ellen, isusunod naman natin si Kisto Elite. Ito naman yung 27.5. Ito yung ipantatapat natin kay Kisto Conquest. So tignan natin kung anong meron dito kay Kisto Elite. May naghahanap din sa akin ito. Yung naghahanap ito sa akin, ito na yung hinahanap po. Ibabayad ko na, request granted, no? And tignan natin. Yung kanyang frame is siyempre alloy na rin yan, 27.5. Yung size ng frame niya is size 16. Alloy 6061 din yung ginamit na material. And IGR sa kanyang down tube. Kabilaan yan, sa down tube dumaan. And tignan natin yung iba sa ilalim is, meron din. Yung sa ilalim, ito yung kanyang shifter and brake doon. Ayan. And tignan natin yung welding nito. Yung welding niya, ayan, may 27.5. Smooth na smooth yung welding nito. Kitang-kita nyo, mas smooth pa yan and mas makinis pa yan sa mga jowa at kapit nyo, no? Ayan. Sobrang kinis. And nakalagay dito, smooth welding SW. Hindi yan, sweepstakes, no? And dito naman tayo sa kanyang part dito, sa kanyang seat tube. Ayan, smooth na rin yung welding niya dito. Sobrang kinis niyan. And tignan natin yung head tube niya. Is ito, isa tapered na rin pala to. Si ano nga pala, isa tapered na rin. Si Kisto Conquest. Hindi ko na nabanggit kanina, nakalimutan ko, sorry. Ayan, tapered na rin yung head tube nito. Nakalagay dyan, tapered. Head tube. And sa taas naman niya, ito yung mat niya. Tignan nyo naman yung mat, mas maganda mat talaga. Kaya sa glossy. Personal preference, mas gusto ko yung mga mat. Kaysa sa mga glossy type. Ayan. Kisto Elite. Sa baba tayo sa kanyang FD. Yung ginamit sa kanya na front derailleur is naka L2 AX. Yung sabihin 3x11 speed yan. Magandang klase na rin yung L2 na yan. Pag L2 talaga natry ko na yan kay Derek Ramsey yung L2. Na shifting ang ganda. Ang sarap gamitin. And yung ginamit sa kanya na crank is syempre naka 3x na rin yan. And silver ring na rin yung ano yan. And natignan natin yung alloy.
Oh, alin na rin yung kanyang crank. Ang ginamit, isa sipir, pro wheel, sipir, and naka square taper pa yan. Sa likod, tignan natin, may 32 speed dito na nakalagay. And yung RD is a L2AX. So 11 speed, and yung pulley niya is the same size doon. Kaya no, kaya Conquest. So ilan nga ba yung speed nito? Ilan nga ba yung cassette bracket nito? 11, 36. 11, 36, and naka 11 speed yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Naka 11 speed. Tignan natin yung hubs sa likod kung alloy o bakal. Okay, yung hubs sa likod is alloy. Kitang-kita, walang daya, di dumidikit. Ayan. Yung rims naman tayo, sa rims is alloy yan, double wall. Alloy. And ito, isa siyempre, dumidikit yan. Yan yung usual talaga na spokes na is bakal. Yung ginamit naman sa kanya na gulong is 29 by 2.10 naman to. 29 by 2.10 yung gulong na ginamit sa kanya. Ganyan kataba. Yan yung kataba ng 2.10. And fast rolling na rin pala to. And parang sa lang gulong na fast rolling din. Eh, pero ito is 2.10. Kunti lang diferensya nyo sa kaya, no? Kaya, Kisto Conquest. Sa seat post naman, alloy yung seat post. Seat clamp, alloy din. Ito, syempre, bakal. Pero, nakano na rin yan. Maganda klase na rin yung seat post niya. Hindi yan yung standard. Ayan, no? Hindi nilostered, kumbaga. Ayan. Yung upuan, isa parehas lang doon sa Conquest. Hindi naman tayo sa kanyang harap. Ito, yung port niya. Naka-zoom. Ayan. Yung port niya is, alloy na rin yan. Kita niyo, hindi dumidikit. Dito didikit dahil may coil yan. Yung bakal niya sa loob na gumagano, yun yung nagdidikit sa kanya. Ayan ito, isa, yung ano niya is alloy. Ayan o. O, alloy. Sa harap, tignan natin kung alloy naman tong hubs. O, alloy yung hubs. Standard na hubs is alloy. And sa unahan, 160mm rotors, standard din yan. And naka quick release sa unahan. Sa likuran, is naka quick release na rin sa likod. Unahan at likod is a quick release. Si Kisto Elite. Yung harap niya, itong port niya is a, meron din siyang manual lockout and may preload din dito. Alloy yung port niya. Yung ginamit naman sa kanya na handlebar, tignan natin. Alloy yung handlebar. Alloy din yung kanyang stem. And, alloy din yung kanyang brake lever. Yung ginamit na brake sa kanya is X-Spark. Ayan, X-Spark yung ginamit sa kanya na brake. Hydraulic brake in L2AX. 11 speed. Indicator, pag 11 speed pala is wala siyang indicator. Ayan, 11 speed. So, papakamandaman nyo lang. No? Papakaramdaman nyo lang yung mga jowa nyo kung iiwan na kayo, kung mag-i-stay pa ng matagal sa inyo. Papakaramdaman nyo kung nasang speed na kayo dyan. Dahil wala yung indicator. No? Parang sa relasyon nyo lang, di nyo alam kung kailan kayo mag-iwalay. Ayan yung haba nga pala nito, is mahaba eh. Oh. 800 pa yata ito, millimeter. Si Kisto Elite. So yan si Kisto Elite. Ang presyo nito ni Kisto Elite dito is 15,500 pesos. Si Kisto Elite, naka 11 speed na yan. Alloy yung frame, alloy seat post, alloy stem, handle bar. Alloy din yung kanyang crank, naka 11 speed, 3x11 speed. L2, AX, and naka 29x2.10 yung gulong. So, ikakumpara natin siya ngayon kaya Kisto Conquest, side by side comparison na tayo ngayon. Okay mga alien, ito na yung side by side comparison natin dito kaya Kisto Elite, 27.5, and kaya 29M na Kisto Conquest. So, titignan natin kung ano yung kaibahan nitong mga to, no? So, sisimulan na natin dito sa kanilang frame. Yung frame nito is a 27.5 ICR na rin sa kanyang down tube and tapered na rin. And dito naman, kaya Kisto Conquest, yung ginamit sa kanya is alloy na rin, glossy type. And ICR na rin sa kanyang down tube. And smooth welding na rin siya dito. And the size 16 nga pala, ito is a size 16. Ito is a size 16 sila. So pareho sa lang, size 16. Yung FDRD naman tayo, sa FDRD, ito is a naka L2 AX. Naka 11 speed.
And dito naman, isa naka L2A7 sa 10 speed, no? And pagdating naman sa kanya ng crank, ang ginamit dito kay Akisto Conquest is MPE Pro Wheel. Sa kabila naman, alloy na rin pala yan. And dito naman kay ano, is Sphere. Pro Wheel pa rin naman yan. And pareho silang alloy. Pagdating naman sa kanilang seat post, and the stem and the handlebar is alloy na rin to. Alloy. Yung kaya Kisto Elite, dito naman kaya Kisto Conquest is alloy na rin tong handlebar. Ito is stem alloy na rin. And ito is alloy na rin to. So pagdating naman sa kanilang pedals, parehong alloy to. Yung pedals nila, ayan, alloy na rin yan. Yung seat, yung ano is sa upuan, saddle is parehas lang din ng itsura. Ayan. Yung pagdating naman sa kanilang fork, yung fork na ginamit na sa kanila is ito, is may pagka-steel. Dumidikit yung bakal natin dyan, no? And dito naman, apakita ko sa inyo na dumidikit ulit. Ayan. Dumidikit yung bakal natin dyan kay Kisto Conquest. Bakal yung kanyang fork. Ito naman is alloy. Hindi dumidikit kay Elite yung bakal natin. Ay, yung alloy, yung ano ba yun? Nakalimutan ko na. Yung ating magnet, hindi dumidikit. Pagdating naman sa gulong, ito naman is a 27.5 by 2.10. Ito naman is a 29 by 2.125. Yung kaibahan ng gulong nila is a konting-konti lang talaga sa lapad, pero dun sa laki is a 27.5 to si Kisto Elite. Ito naman is a 29F si Kisto Conquest. Pagdating naman sa kanilang ano, harap, quick release na rin to sa harap likod, and 160mm na rotors, parehas nito kay Kisto Conquest. Parehas sila ng quick release sa unahan tsaka likuran. Pagdating naman sa kanilang brake, ang ginamit dito kay Elite is X-Part, and alloy yung kanyang brake lever. Dito naman kay ano, is X-Part din, parehas, alloy yung brake lever. Sa shifter naman, ang kaiba nila is L2A7, 10 speed, and meron siyang indicator dito kung nasaan ka ng planeta. Speed pala. Ayan. Naka-3 by 10 speed. Yan yung indicator niya. L2A7, 10 speed. Samantalang kaya Kisto Elite is naka L2AX, 11 speed. Pero wala siyang indicator kung nasaan ka ng planeta. Wala siyang indicator dito, so makikiramdam ka lang kung hiwalayan ka na ng girlfriend mo or boyfriend mo, no? Matuto ka makiramdam. Ayan. Pakikiramdam mo na siya. Pagdating nga pala sa cassette sprocket, is parehas lang na 11-30-60. Ito. 11-30-60 din to si Kisto Conquest. So pareho sila nun. Hindi ko alam kung ano kung saan nag-adjust, basta parehas 36 eh, tingnan niyo ha. 36. Ayan, 3060. Ito si Elite. Ayan. Oh, 11. Dito naman, 36 kay Conquest, ayan, 36. Kitang-kita niyo naman 36 and 11. So, kayo nang bahala mag-isip kung ano nangyari. Kung bakit sila parehas ng cassette bracket, pero magkaiba yung speed nila. May dumagdag ng isa dito kay Conquest. May isang dumagdag dito sa ganito niya, sa tip niya. Ayan. So, anong masasabi nyo sa ano natin, no? Sa comparison natin kay Kisto Conquest and Kisto Elite? So, tingin ko, mas lamang lang ng isa to. Isang, ang tawag dun, kasi isang plato to sa likod, si AX, kesa kay A7. Yun lang nakikita kong advantage dito, and ito 29M na rin, and mas mura to ng 600 pesos. Ito kasi, si Kisto Conquest 29M is 14,900 to. Ito naman is, sige Elite is 15,500. So 600 pesos difference. So comment down below kung kayo ang pabibiliin, kung may budget kayo na 16,000, is ano ang pipiliin nyo? Si Kisto Elite ba na meron siyang 11 speed, or si Kisto Conquest na meron siyang 10 speed? 10 speed versus sa 11 speed. Yan yung pinaglabanan natin ngayon. So sasabihin ko ng opinion.
Siyempre mas pipiliin ko na yung naka 11 speed dahil ito is pang matagalan na rin to. Ayan. Kung pang matagalan na pipiliin ko, kung mag kung 600 difference lang talaga is dito na ako sa 20 7.5. Pero sana kung may 29 naman ito, si Gisto Elite is mas okay. Pero sa height kasi, itong dapat sa akin talaga si 29F dahil ang height ko is a 5'10". Matangkad ako, higante ako, no? Higante tong Eli na to. So ayan yung kaibahan nilang dalawa. Comment down below kung anong bibiliin nyo. Si Gisto Elite ba o si Gisto Conquest? Okay mga Eli, since nandito na rin man tayo sa Budget Buys Cavite, ipapakita ko sa inyo yung mga updated pricing nila dito. And available stocks, no? So may marami silang mga bago dito dating, oh. Ayan. Mga trinks daw to. Itong mga bagong dating to na nakasako pa or naka ano pa, naka plastic pa. So itong si Tornado, ayan, na 12,500 Spanger Tornado, hydraulic ng Logan yan. And naka Senza MX-10, naka 10 speed yan si Tornado. Yung nagarap naman dyan, ang road bike, ito na feature ko na to, si Mature na road bike. Ayan, si Mature, ang pressure is 7,900 dyan, si Mature. Kung naghanap kayo ng road bike na naka disc brake ito, 7,900 na, and ICR nga lang siya, ECR siya, yung mga cabin niya. Ayan. And dito naman tayo sa isa pang road bike nila dito, Twitter Smile ito, is 34,500. Si Twitter Smile, ito yung naka Claris. Ayan, Claris yung AFD, RD, and yung STA niya is a Claris. So naghanap kayo ng road bike na naka Claris na, ito 34,000 carbon yung kanyang ano. Ayan, carbon tong kanyang port. Ito naman sa kabila, mayroon ditong 12.5, ito yung Eroic Warrior 450, 12,500 dito. Ito naman sa 10.5, ito yung Trinx M100, M116 pala ito, sorry. M116 combo shifter ng Shimano, ayan yung mga yun, M116, pare-parehas, 10,500 pesos. Sa baba may mga stout shooter dito, stout shooter is 9,500. Ayan, 9.5 si stout shooter dito, hydraulic ni Wolverine, ni Logan, and Skillful, yung kanyang shifter. Ay, naka 7 speed yata ito. Eh, may trinks din dito ng M100 yata ito. O, M100. Ayan, yung M100 is 8,900 mechanical. So, naghanap kayo ng trinks na M100 na mechanical. And, pero naka L2, A2, naka 7 speed. Ito, 8,900 pesos. Ito naman, bago itong brave nila dito, bagong brave is 10,900 pesos. Brave, gawa din daw yata ito ni Trinx and ano niya is X-Part. And naka L2 A5, naka 9 speed to si Brave. Ayan, Brave. And meron siyang lockout dito. Ayan, si Brave 10,900, bago lang yan dito si Brave. And ito pang isa, concept, bago lang dito, din to dito. Naka combo shifter ng Shimano. Ang presyo niyan is 9,900 pesos. Ayan, si Concept 27.5 yata ito, naka-mag siya. Ayan. Dito naman, meron dito nga Trinks. M100 pa rin. Ito naman is 116 pa rin, iba lang yung kulay. Ayan, itong kabila is a Trinks din. 27.5 is a 9.9. And mechanical L2 A7. Naka 7 speed yan, naka L2 na rin. And dito naman tayo, ito yung isang version ng Brave. Yung isang Brave doon, isa kulay ano, kulay pula, ito naman kulay blue na may dilaw. And parehas lang ng specs, 9 speed. Ayan, ang presyo is 10,900 pesos. And dito naman tayo sa kabila, ito yung Stout Race. Stout Race, 8,500 si Stout Race dito. Ayan, and naka-mechanical and skillful yung ginamit sa kanya na shifter. Dito naman, Stout Race din, Stout Race. Itong Avia, 8,900 si Avia. Avia combo shifter ng Shimano, ayan. And 27 yata ito yung size nito. Ayan. And alloy na rin. Ito, Atomic. Atomic Assassin. Ito yung MTB ng mga Assassin naglalo dahil sa pandemic. Ayan. Ang presyo is 11,000 pesos. 27.5 in hydraulic na rin. X-Part and Skillful yung ginamit sa kanya. Itong katabi niya is si GLX. GLX CT30 ba ito? Ayan, si GLX. Oh, CT30 nga. GLX CT30 combo shifter ng Shimano, ganito yung combo shifter ni Trix na gamit ko ngayon. Ang presyo, ayan, 12.5. Ayan, si GLX. And may lockout siya. Ito naman, isa GLX din.
Ito isa Totem Flex, isa 9.8 dito. Totem Flex 8.9 pala. Ayan, makahiwalay L283 naka 8 speed yan, and mayroon siya dito mechanical. Totem Flex din tong kabila, may mga short din sila dito. Mga short, mayroon din dito mga yan. And sa kabila naman, may heatrings doon, Lucky Bike. Ito mid creature is 7.5, ito yung best selling dito. Ayan, 26 yata ito, si CST Jet yung gulong. And ako mo shoot term ng Tai Chang. Ayan si mid creature. Ito yung mga available ng mid creature nila, 7.5. And may jackal dito, ayan, jackal. Isa 5.5, bakal yata sa jackal eh. Ito 7.9. Bike Tech Adventure is 7.9 na lang siya. Ito yata yung 29 nila dito na ano, na pinakamura. Ayan, Bike Tech Adventure. Mayroon din dito mga ano. Mayroon din dito mga tosik na maliliit. Ito is 5.2 yata ito. Noon nagkakamali, 5.2. Yung tosik na maliit. 5.2 naman itong kabila, MDS Monishi. Ito, MDS na ano, parang BMX. Is 5,200, ito is 5,200. Pares lang si tosik. Tosik na BMX pang bata. And ito is pares lang, 5.2. And Fox Eye, ito naman Fox Eye is 4,800 pesos. Ayan. And ayan yung mga available nila dito. May mga pambata pa dito, 4,900. Ayan, 4,800, ito naman 4K. And madami silang accessories dito bukod sa ano, may mga helmet. May mga GFC, sample lang GFC dito. Ito damit, isa 3,500. Ayan, Pinarello. 350 yung mga ganito. May mga ano dito, mga arm sleeve, helmet. May mga short din dito. And madami yung mga frame doon, yung mga mountain peak, barriers, ayan, 37.5. And the mountain frame meron dito. May mga fork doon, kasi hindi natin nakaabot, madami. Magtanong lang kayo, yung page nila is nasa video description lang. And ayan, may mga sunglass dito. Ayan, mga sunglass. Madami accessories dito, mga FD-RFD, ano. FD-RFD, yun ang 105, 18, so 105 na ganito. And ito, yung combo shifter, isa 1-1 ng Shimano. Ayan, may mga zoom din dito na brake. Halo-halo ito, sobrang dami. And may mga anti-tarsic system dito. So, yan yung update natin dito kay Budget by Sabitia. Sinulit na natin, sinama namin natin sa pag-compare dito kay, ano. Kay, Conquest versus Elite. Shoutout po sa ano, Penbelo tsaka Team Ray Bikes sa Penbelo San Francisco. Tsaka sa channel ko, Joshua Pinero. Ayan na, subscribe kayo kay ano yan. Tignan mo, ganda ng sticker niya. Talo pa yung sticker ko. Malano. Census. Shoutout po sa nanay kong nandun sa loob. Magbenta ka ng mabuti. Ito na po yung nanay niya. Hello! Si Ma'am G. Shoutout nga pala po kay Emmanuel Balon tsaka Ken Rosas. Shoutout po kay Adric Aldana, yung gwapo ko pong kuya. Yun lang po. Shoutout sa nanay ko. Tinayagan ako dito. Gapin mo! Ha? Gapin! Wala po. Shoutout nga pala sa mga jowa ko dyan sa Tansa, sa Dasma tsaka ano, good day mga idol. Malubet! Ang dami jowa ko! Ang dami kapit to! Kaya yung mga ano pa shoutout. Ken po, Ken. Ken. Paul. Pogi. Paul. Kyle. Kyle. Justin. Ayan, KKKJJ. O, pahala KKKJJ. Ayan, salamat sa inyo mga alien, no? Shoutout po sa ano Team RGP. Kole. Yup, RGP din. Maraming salamat mga sir. Yun. Shout yung mga pala dyan sa tropang Lancaster. Kay Kevin Tapawan, dito ako tinuro sa budget bike. So we eat. Salamat sa sir. Okay. Shoutout na kuya! Go! Shoutout po. Shoutout po sa Tagahanabon na bahay. Yun lang po. Shoutout sa nanay ko. Andito na ako. Sa vlog. Papol. Yan pala dyan sa ako. Sa Yala District. Yala. Handyman. Maria Teresa. To my loved ones. Thank you! Shoutout sa nanay ko. Paalam ko. Bibili lang ng tubig. Pero nandito na ako. Hindi na pa. Ikaw! Wala na. Shoutout pa rin mga kamag-anak mo! Shoutout kay mama! Nilibre ako 3.5 para lang sa bike. Ayun! Salamat sa budget bikes! Shoutout sa inyong lahat! Thank you! Shoutout! Okay mga alien, ipakita ko na sa inyo yung comparison.
ng Kisto Conquest versus Kisto Elite. So anong masasabi nyo? Sino bibiliin nyo sa dalawa? Comment down below para sa inyo kung mayroon kayong budget. Sino bibiliin nyo sa dalawa? Si Kisto Conquest ba o si Kisto Elite? 27.5 versus 29. Yun yung available nila ngayon dito. So yung mga gustong pumunta dito, magtanong, eh sa nasa video description lang yung link ng Facebook page nila, Google Map location and number, no? So yun, maraming salamat sa mga sumusuporta dyan. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe mo na ang ED na to. Dahil sa channel na to, is lagi kang updated sa mga price, sa mga bike and parts ngayong 2021. So yun lang, maraming salamat. I love you, oh, so be it. Saliga! Wow!